Okay guys, so ito na yung windshield wiper power amplifier diagram na ginawa ko para dun sa mahinang or slow moving windshield wiper. So bago ko ipakita yung actual circuit na ginawa ko ng power amplifier, i-explain ko muna sa inyo kung paano ba nag-work yung wiring at saka yung ng wiper motor assembly. So ayan guys, nakikita niyo sa screen yung actual na itsura ng wiper motor assembly. So ayan, so dito naman sa drawing ko, ito yung motor, tapos mayroon siya, ito yung mechanical assembly niya. So mayroon siyang limang wires na pumapasok sa kanya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, isa doon sa mga wires is ito yung supply voltage. Supposedly, ito yung galing mismo. Lahat ito papunta na sa switch, wiper switch. Doon sa may manubela, yung may wiper switch. So, itong wire na to, ito yung supply niya. Mayroon siyang supply na 12 voltage. No. Tapos kapag ka switch nyo to so sa high o yung fast yung wiper, mayroon namang dito naman pumapasok yung wire na yon, yung signal na yon, yung switch dito sa wire na to. So mayroong wire na para sa high at mayroon din naman wire para sa low. Yung low na ano, 'di ba sa wiper mayroong low, high, intermittent. Yan na, diba? So, bukod doon, mayroon siyang dalawang wire na connected naman sa mechanical assembly niya. Na ang trabaho nitong dalawang wires na to is siya yung responsible na para always mag-stop yung motor doon sa home position niya. Kung napapansin niyo yung mga wipers natin, maski nasa gitna yung wiper blade, at tanggalin natin yung power or i-switch off natin yung wiper switch, tumutuloy pa rin siya at bumabalik siya pababa. Yun yung home position niya. Ito yung wires na dalawa na responsible doon. So, sa mechanical yun, guys, na habang umiikot yung motor, mayroon ditong parang mechanical switches na connected din naman dito sa mga wires na to. Dito sa tatlong wires na yan. So, hindi na natin ito pakikialam ngayon, guys. Dito lang tayo magko-concentrate sa tatlo. Yung power supply niya, at saka yung wire papunta sa high, at saka sa low, wire na papunta sa low settings. So, paano ba nag-ooperate ang wiper, guys? Ganito yan. Pagka nilagay nyo sa high settings yung switch, nagkakaroon ng supposedly 12 volts dito yung battery voltage dito sa high, dito mula sa supply hanggang dito sa wire na to, makakasukat ka ng 12 volts dyan. Okay, dito pag nilagay mo sa high 12 volts yan, then automatically dito naman sa low pag sinukat mo dito 0 voltage yan. Pagka nilagay mo naman, sinet mo sa low settings etong na wires naman ito, yung supply at saka dito sa low wire na to sa low settings, ang magkakaroon ng 12 volts din. 12 volts. Tapos dito naman 0 volts. So alternate sila, guys. Pag sinet mo sa high settings yung switch, may 12 volts dito, 0 volts dito. Otherwise, pagka sinet mo yung wiper sa low settings, dito naman ang 12 volts, 0 volts doon. So, hindi sila nagsasabay. Alternate lang sila. So, ngayon, ang problem naman, guys, kapag ka yung wiper nyo, motor nyo, is mabagal. So, karaniwan dyan, yung pagka sinet nyo sa high or low, mahina yung wiper nyo, mabagal, o kaya kayang-kayan nyong pigilan, o kaya ayaw nang gumalaw ng wiper nyo, gaganyan-ganyan na lang siya. So, ang posibleng maraming dahilan, guys, no, sa ganun, pwedeng mechanical or electrical. Ito ang papakita ko sa inyo is kapag ang problema is yung sa
Ang ba, naayos nyo na yung sa mechanical side, pero ganun pa rin. So, ibig sabihin, sa electrical side na yon. So, kailangan na nating either iti-trace pa natin yan para dalawang pwede natin gawin. Pwedeng i-trace natin yung loob sa electrical system, which is napakahirap dahil bubuksan mo yung dashboard, magti-trace ka ng wire na napakaraming bugkos o bundle ng wires doon. Tapos ang hirap mong i-trace. So, ang pinakamadaling gawin guys is maglagay ka na lang ng amplifier. Yung DIY amplifier dito sa gitna. So, ang gagawin natin, puputulin natin to. Tapos maglalagay tayo ng power amplifier sa gitna para maski mahina na yung signal na galing doon sa loob ng electrical system mo, yung power na dadalhin ng mapupunta sa motor, sa wiper motor, is diretso galing sa battery. So, pag ganun, malakas yung power na papasok dito. Tapos controlled ang yung signal na galing sa electrical system mo, yung mga voltage doon, magiging control na lang siya, control. Okay guys? So, ito yung circuit. Ito na ang pinakahihintay ng marami. So, power amplifier for windshield wiper. Ito yung ginawa ko. Mayroon lang siyang dalawang relay. Ginamitan ko ng dalawang relay. So, ang objective dito guys, kailangan yung mailagay nating power dito sa motor, galing na mismo sa battery. Hindi na galing dito sa loob ng electrical system na alam naman nating mahina na. So, kailangan lang natin gamitin tong control niya. Ito, magiging control na lang dito para yung voltage na papasok dito sa motor, diretso galing sa battery. Okay guys? So, explain yung circuit. So, meron tayong dalawang relay. Relay 1 tsaka relay 2. So, sabi ko nga kanina, ito siya. Ito yan. Pinutol ko to, yung mga linya na yan. Tapos, in-insert ko to. Itong part na to. So, ito yan. Yung 1, 2, 3, 4, 5 na wires. Ito yung 5. Ito yan. Tapos, yung kaputol niya. Ito, yung 1, 2, 3, 4, 5. Itong dalawang to hindi na natin gagalawin. Yung tatlo na lang. So, ito, in-insert ko yung dalawang relay. Okay guys, so kanina sabi ko, pag naglagay tayo ng, pag nilagay natin yung settings ng switch, wiper switch sa high, naglalagay ka ng 12 volts dito at 0 volts naman dito. Or the other way around, pag nilagay mo naman yung switch mo sa low, dito naman sa low na ka naglalagay ng 12 volts or ng voltahe, tapos 0 volts naman doon. Okay guys, so itong relay na to, let's say ito, so it's a 5-pin terminal, no? So, relay 1, yan. So, meron siyang limang terminals, limang paa. 1, 2, 3, 4, 5. So, itong terminals na to, may pangalan yan 85, 86, tapos ito 30, tapos yung 87 at saka 87A. Itong 87A, yan yung normally close niya, yung 87 normally open. Okay, so tapos ito yung input niya, yung 85, 86. Okay guys, so yung connection niya, yung green, ito pala guys, itong color coding ng wires, iba-iba yan, depende sa sasakyan, sa brand. So ito, gamit ko kasi Nissan Serena. So, ang color coding na ginagamit doon sa high settings na wire, it's a green na may stripe na black. Green, black na wire. Tapos yung supply niya, it's green yung color ng wire. Tapos yung low naman niya, green na may stripe na red. Tapos yung orange, saka orange na may stripe na red. Okay? So, dito, pag dito sa part na to, yung sa high settings, yung green, black, connected dyan sa 86, at saka yung green na wire, yung supply, connected dyan sa input ng dalawa. Ganon din dito sa baba, para sa low settings, connected din yung input, itong green dito sa input ng relay.
Tapos sa kabila yung low na wire. Okay? Tapos yung dalawang yung 87, yun nga, to ground. Tapos yung green na wire, ito dito sa 87A. Yan yung normally close niya. 87A. Ayan guys. Tapos diretso sa motor yung green, pinutol lang yan, 'di ba? So yung green na wire, yung battery diyan siya connected. Tapos of course from battery terminal positive, lalagyan niyo ng fuse guys. Huwag niyo kakalimutan ha. Maliit masyado kasi hindi ko masyadong may drawing, pero may fuse 'yan. Ayan. May fuse dapat 'yan. So paano nag-operate to guys? So once na naglagay ka ng ng voltahe dito sa or sinitch mo sa high settings yung wiper switch, so magkakaroon ka ng voltahe dito. Itong relay na to mag-activate, pupunta yung switch niya, magsi-switch siya dito sa kabila. Ganun nag-operate yung relay, guys. So, ibig sabihin, connected sa ground itong, didiretso na sa ground ito. So, ibig sabihin, since dito mayroon kang 12 volts na galing sa battery, papuntang motor, tapos, ayan, to ground. Didiretso yan to ground. So, ibig sabihin, yung input mo na galing sa electrical system ng sasakyan, pag nilagay mo sa high settings yung switch, magsusupply ka ng, malalagyan ng positive 12 volts yung motor mo na diretso galing sa battery. Tapos, dito, since, di ba sabi ko, 12 volts, 0 volts dito, so ito, ganun pa rin to. Wala siyang hindi siya naka-ground, so putol pa rin, so wala pa rin, maski naka 12 volts yan dito pero hindi naka-ground to, kaya open pa rin ito. Okay, ngayon pagka nilagay mo naman yung settings mo sa low settings, dito ka naman naglagay ng voltahe sa low settings na to, dito sa area na to, etong relay naman ang mag-turn on. So ito i-connect niya sa ground, mag-switch ito to ground, connected sa ground. So from 12 volts yung motor mo para doon sa low settings, magkakaroon ng 12 volts naman, pero yon diretso na galing sa battery yung power niya. Okay? So, nag-alternate lang yan, guys. Kapag naglagay ka ng signal dito, nilagay mo yung switch mo sa high settings, ito yung mag-on, magkakaroon ng 12 volts yung motor para doon sa windings ng motor para sa high na 12 volts na galing sa battery. Tapos, pag dito ka naman sa low settings yung switch mo, dito naman magkakaroon ng signal, ito naman na mag-turn on yung relay mo, dito naman magkakaroon ng 12 volts sa motor mo doon sa windings na pang low na settings ng wiper. Okay guys? So, maliwanag? So, i-wire natin to. I-wire natin. Magsiset up muna ako. Tapos titignan natin kung gagana siya. Bago pala yon, kung nakikita nyo to, itong dalawang diode na to, nilagay ko yan para protection circuit. Kasi ito, may windings yan. Kapag tinanggal mo kasi yung voltahe dyan, mayroong electromagnetic field kasi ito eh. Itong sa coil na yan, nagki-create siya ng kuryente. So, ito protection circuit yan para hindi bumalik yung kuryente doon sa electrical system. So, mawawala yung voltahe dyan dahil dito sa diode. Ganon din dito. Yun yung purpose nun. Tapos yung dito naman, kapag tinanggal, kapag walang voltahe dito, hindi naka-on tong mga relay na to, since normally close yan, natatanggal din dahil naka-loop lang yung circuit dito sa itong windings, naka-loop lang siya. Okay? Ganon din dito sa baba. Okay guys, so i-wire ko muna to, then ite-test natin. Kung pag naglagay tayo ng signal dito, makakasukat tayo dito sa terminals na to ng 12 volts na galing battery. At saka pag naglagay tayo ng 12 volts naman dito para doon sa low settings ng wiper,
dapat magkaroon dapat ng 12 volts din dito na galing din sa battery. Okay guys? Guys, so ito yung mga materials na gagamitin natin. So mayroong dalawang relay, na yung relay na mayroong 87 at saka 87A guys ha, para nagkakaroon na mayroon siyang normally open at saka normally closed na terminals. So mayroon kasing ibang mga relays na pareho lang ang itsura pero 87 lang nakalagay, parehong 87, walang 87A. Ibig sabihin nun guys, itong dalawang ito shorted. So wala siyang, hindi mo matatagal kung normally open or normally closed. So hindi yun ang kailangan natin. Make sure na ang gagamitin yung relay is yung mayroong ayan, yung 87A at saka 87. Okay guys? So ito, dalawang relay. Tapos gagamitan ko rin ng holder, no? Tapos yung fuse, yung tipo ng fuse ganito. So 10 amp fuse. Tapos to, mayroong lagayan para madaling i-wire. Okay? Plus itong diode guys na capable ng 10 amperes. Ayan guys, ang bilhin nyo, yung para dito sa diode na ito, ayan o, ayan. Ayan. So, dalawang peraso, ito, para dito sa dalawa. So, pilihin nyo na lang, mura lang to guys, wala pa yata sa 20 pesos bawat isa. Yung capable ng 10 amperes. So, okay guys, na-set up ko na tong circuit. So, kita natin, so ito na yung dalawang relay, at saka yung diode nasa loob. Tapos itong maliit na battery, ito yung magsaserve na input natin. Ito yung signal na galing sa loob ng electrical circuit system ng sasakyan. Tapos itong malaking battery, ito yung car battery na dyan manggagaling yung power na didiretso sa motor ng power ng windshield wiper. So ito yung fuse. So ito yung output. So ito yung papunta na sa motor. Ito yung sa high na wire na settings, at saka yung ito yung sa low. So tapos ito yung input natin, itong isa na low na galing sa loob na ilalagay natin dito. At tapos itong isa naman, ito naman yung high na input natin galing sa loob ng electrical system ng sasakyan. So check natin guys. So for example, pag naglagay ako ng input galing dito na signal or voltage, dapat magkakaroon ng 12 volts dito sa red din dito. Kung naglagay ako ng input sa low, dapat mayroon akong output dito na 12 volts na manggagaling directly galing sa battery ng sasakyan. Ganun din pag naglagay ako ng signal na dito sa high dito, dapat makakasukat din ako ng 12 volts dito sa high settings dito sa wire na to na galing diretso rin sa battery. Okay guys, so itatry natin. So ilalagay ko muna tong voltmeter natin. Titingnan natin kung ayan. Dito pala. Tapos doon sa kabila. Ayan. Ayan. So, pag naglagay ako ng yung power, yung windshield switch ko, naglagay ako ng input na dito sa high. So, dapat magkakaroon ako ng 12 volts dyan na galing sa dito sa battery. So, ito na siya, guys. Ayan. So, kung kita nyo, pag nag-input ako ng 12 volts
or ng input signal galing sa loob ng sasakyan dito sa maliit na battery, nakakasukat ako ng 12 volts or 13 volts o yung voltage battery na directly galing dito sa battery ng sasakyan. Okay? So, ito yon. Pag tinanggal ko, nagsisiro na siya ulit. So, kita natin, nakasukat tayo ng, naglagay tayo ng 12 volts dito sa motor para sa high na settings na yung power directly galing na sa battery. So, ito naman, pag naglagay ako naman ng, pag naglagay naman ako ng signal dito para sa low settings, so dapat, ito naman, makakasukat na para dito sa low settings, makakasukat dapat ako ng 12 volts dyan. So, ayan, guys. Pag tinignan natin. Ayan. Ayan. So, nagkaroon tayo ng 12 volts na supply papunta sa motor galing sa battery mismo. Okay guys, so working yung circuit na ginawa natin. So successful. So nga, pag naglagay tayo ng input signal, nagkakaroon tayo ng output na voltage or ng power galing diretso sa battery. Ganun din sa kabilang side, pag naglagay tayo ng input signal, nagkakaroon din tayo galing sa battery din. Okay guys, so ang gagawin natin sa susunod kong video, makikita natin doon yung actual installation ng nitong circuit nito sa wiper natin, windshield wiper motor. So doon natin makikita yung actual, yung in action na bibilis dapat or lalakas yung wiper motor natin. Okay guys, so tawag ko pala dito amplifier kasi yung input natin, maliit yung power, tapos yung output natin na nilalagay sa motor is mataas yung power, kaya power amplifier. Na yung power ay nanggagaling na directly sa battery ng sasakyan. Okay guys?